8 grams na blue sardine. Got fish on. Dali. Dali. Fish on mga master. Dali. Dali mga master balo. Good morning mga master. Maulang umaga. Ayan o. Umuulan mga master, kararating namin sa ispat. Umuulan na kaagad. Ayan. Woo! Salamat po sa ulan. At hindi mainit. Ayan. Tayo sa ispat. Kasama natin si Master Mix Miranda. Ayan o. Na matagal na hindi nakapag-fishing. 3 months daw siya nakulong mga master. Nakulong sa trabaho. Hindi siya nakapag-fishing doon. Kaya... ayun, saktan namang day off ni Mrs. Kaya ayun, fishing kami ngayon bago siya bumalik ulit sa sa kanyang mga ayun, mga master. Hindi pa ako nakapag-on ng camera, pinatay ko kasi saglit para makapaglakad hanggang dito. Nag-try ako maghagis dito lang sa gilid. Padali tayo. Unang isda. Checkered snapper. Ayan. Sayang hindi ko na-on pala yung camera. Let's go. Bye. Dali. Fish on. Ano kaya to? Ah, alam ko na ito. Nakabalagbag siya. Oops, oops, oops. Uy. Lumalaban. Ala, good size rin siya mga masero. maganda na rin yung size. Oh, laki-laki siya ng konti dun sa pinakawala natin kanina. Akala ko lapo-lapo na ano. Kasi lumutang siya. Pumaibabaw. Akala ko lapo-lapo na nakabalagbag. Yan o. Checkered. Oh, unang isda. All right. So, magandang hapon sa inyong lahat mga master. Yeah. Tara, fishing tayo. Bali ang oras natin ay 3:58. Mag 4 p.m. Bali, nasaglit lang po tayo dito. Try natin kung makakadali tayo. Sana makadali mga master kahit 2 oras lang allowance natin sa fishing. So, ayun. Tara mga master, wag na tayong tumpik pa. Wag na natin siyangin ang ating oras. Let's go! Update na lang po mamaya. Yan po mga master, subukan natin tong 8 grams na blue sardine. Galing po ito kay Magnum Tackle. Yan. So, ayan. Let's go. Yan. Check drag tayo. Bago maghagis. Check drag. Ayan. Cast mga master. Purse cast. Ayan. Kaya natin tong abantehin. Kasi kalma naman. Alas 4 kasi talaga ang pinaka-loaded nito mga master. Gantong oras. Pero hindi pa sobrang laki yung yung hibas niya. Saktuhan lang. Yan mga master, palit tayo ng 5 grams. Ayan. Nagis tayo. Fish on. Dali. Ay, na-unhook ang master. Na-unhook siya. Balo. Na-unhook. Yan talaga ang mahirap din sa balo. Pag maliit, grabe kahirap yan i-land. Kasertihan. Kasi malikot masyado.
Dali. Fish on mga master. Dali na. Woo. Ang unang isda. Sana may land natin. Hello, good size na ano. Checkered snapper. Nabuhayan tayo. Nabuhayan. Grabe mga master. Tingnan nyo. Sa halos isang oras natin nag-fishing, 5:51 na. Isang piraso. Isang piraso pa lang ang nadali natin. Sa bagay, may strike din naman kaninang balo. Mas nga lang nakawala. Oh, thank you Lord. At hindi zero. Sana makadagdag pa mga master. Kahit maka ano lang tayo. 5 piraso lang. Hanggang pag-uwi. Oops, strike. Ay, laki. Ang laki ng strike na yun. Sayang. Ano kaya yun ah? Ulitan natin hagisan mga master. Ano kaya yun? Hindi nyo nadali. Maaaring ano? Maaaring balo? Or canoping? Ganun. Yung mga masira natalon-talon. Dali. Dali mga master balo. Sana hindi maputol. Medyo maganda-gandang tama nito. Nasa, parang nasa bunga nga yung ano eh. Ay! Naputol nga niya. Pinasyo. Talon-talon talaga siya. Malaki-laki na rin sana. Ano rin siguro? Abot na rin siguro isang kilong balo na yun. Naputol niya talaga. Malamang sa ano, sa leader nga. Nasakto kasi mga maser eh. Yun, ang ganda ng pagkakaputol. Pantay na pantay. Swerte yung balo na yun kasi yung hook na nakakapit dun sa lure ano. Yung madaling kalawangin na hook, madaling matunaw. Pag yung mga stainless na hook, nako po, yari siya. Talagang matutunaw mga master. Talagang masisira. Kaya yun din ang advantage pag yung hook natin ay yung ano, madaling matunaw, baga madaling kalawangin. Kasi pag tumama sa isda at non-hook mga master sa ano, mga ilang araw yan na naglalangoy-langoy dyan sa dagat, tunaw yung lure ay tunaw yung ano, tunaw yung hook. Asalin ko nga itong taong ito. Fish on. Fish on mga master. Ala, na-unhook pa nga. Ay, sayang. Pagkasayang. Ayun oh, ang daming ano oh. Ang daming mga gumagalaw-galaw dun oh. Ano kaya ito mga to? Ano yung mga isda to? Pag-strike nun, may mga naglanguyan mga master eh.
Fish on mga master. Aray! Naka-unhook pa nga. Sayang. Sinirit mga master eh. Mula dito. Dito in-strike, sinirit na dun oh. Ay grabe ka sayang. Baklas yung ano, resin na linagay natin. Ay may ngipin. Maaring barakuda. Pagkasayang na naman. May ngipin na matatalim yung ngipin na nakadali. Ayan mga master oh. Tingnan nyo yung nadali ng isda kanina oh. Matalim yung ngipin niya. Butas talaga oh. Kahit na may resin. Baklas. So ayan mga master. Uwi na tayo. Maliwanag pa rin naman sana. Goods pa rin. Kaya pa rin sana maghagis kasi kita pa rin naman mga master eh. Kaso ang problema, dito na rin tayo sa dulo ng spot natin. Ayoko na rin pumunta dun sa kabila kasi medyo mapapalayo tayo. Papalayo na tayo ng sobra. Kaya uwi na tayo mga master. Ayun, hindi na masyadong productive yung spot na to mga master. Ang ano lang nun mga master, ang ibig sabihin lang nun, pahinga. Pahinga muna yung spot. Hindi na muna natin pupuntahan. Pahingayin muna natin kasi wala na eh. Isang piraso na lang hinahuli natin. Tapos mga balo. Or at least hindi tayo nasiro mga master. May isang piraso tayong huling isda. Tapos may ano pa tayo? May mga strike na nagpakaba sa atin. Nagbigay ng excitement. So wala eh. Hindi talaga para sa atin yung mga yun. Piruin nyo, daming strike eh. Mababa na siguro ang 7 na strike. Panay lang kalabit. Kaya wala, hindi talaga para sa atin sila. Hindi talaga para sa atin. Baka sahaling sa sunod na fishing natin, meron ng para sa atin mga master. So ayun. Maraming salamat po sa inyong panonood. At hindi ko alam kung i-upload ko pa ito eh. Isang piraso lang huli natin eh. Pero malay natin kung kaya kong i-edit mga master. Edit natin. So ayun, maraming salamat po. This is Prince Pudidi Fishing. Ingat ang lahat. Fish on. God bless.